Ano ang pinakamabuting nagawa ni Pangulong Duterte? Sa SMEs po, sa mga small and medium enterprises, mas maganda yung pagpapatakbo ngayon. Ano naman ang pinakaayaw mo? Lagi pong kumikiling sa karasan para sa lahat ng mga solusyon po niya sa bayan. Kung anak mo ang naging biktima ng isang 13 anyos, ipakukulong mo ba ang suspect? Ano po, meron na po tayong batas na kung 13 anyos po yan at seryoso yung krimen, dapat po pumasok sa bahay pag-asa. Kung anak mo ang biktima? Kung anak ko, kahit anak ko po yung biktima. Yung 13 years old po na perpetrator, nasa batas na po natin, papasok po siya dapat sa bahay pag-asa kung seryoso po yung krimen. Dapat bang palitan ang pangalan ng Pilipinas sa Maharlika? Hindi po. Pabor ka ba sa federalism? Hindi po. Pabor ka ba na tanggalin ang term limits ng mga nahalal na opisyal? Hindi po. Pabor ka ba na may iba pang Aquino na pumasok sa politika? Siguro pagtapos ko, pwede na siguro ulit. Kinakampanya ka ba ni Chris Aquino? Opo, buwang suporta niya, pero alam niyo naman may mga endorsement yon, so may mga regulasyon lang pong kailangan sundan. Apektado ka ba sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng pinsang mong si Chris Aquino? Siyempre, pinsang ko po yun. Mahal mo natin siya. In what way? Well, siyempre, pag ang isang tao po nakikita nyo may sakit o may karamdaman, kahit sino pa po yan, apektado po kayo, especially someone very close to you. Bilang dating chair ng National Youth Commission, anong katangian ng mga millennial ang gusto mo? Woke. Hashtag woke sila. Ano naman ang ayaw mo na katangian ng mga millennials? Lagi pong instant ang expectation. Ang ating pong pagbabago sa ating bansa, yung development, hindi po siya instant. It really takes time. Anong payo mo sa mga Pilipino? Magnegosyo o mag-empleyo? Magnegosyo, syempre. Bakit? Syempre po, mas maganda kung sarili mong you're your own boss. Ikaw yung nagpapatakbo ng negosyo mo, may sarili kang oras, na kapag gagawa ka ng empleyo, hindi ka lang namamasukan bilang empleyado. Maraming salamat sa lahat ng kumakinig.